For the meantime, ito po, mga clay pot muna ang ating gagamitin sa kanilang drinker at sa pellets. Mga kablog, welcome back to my channel again. So dahil sa dumadami na po ang ating mga pamilya, woo! Rabbit, so kinakailangan na po natin maglagay uli ng additional na force dito. Maglalagay po tayo dito ng additional cage para sa ating mga rabbit na go-grow out na natin. So from scratch, ganito po yung ko natin. Meron na po tayong inilagay na likod, ayan, pangharang para hindi mag-plus out ang mga urine and drops ng ating mga rabbit. Wow! So, sundan nyo po ako para pag-build ang ating another cage. Dito po natin nilalagay. Mga kablog, first, maghuhukay muna po tayo. Doon sa banda doon, ayun, sa may likod, maghuhukay po tayo ng kalagay natin ng poste ng ating mga cages. Mga kablog, meron na po tayong frame ng ating cage sa ginagawa. So ipapatong na lang po natin yung ano. So kunan po tayo ng bubong pa. So lalagyan po natin ang bubong yan bago natin ilagay yung ating screen. Ayan mga kablog, natapos na rin po natin ang ating dagdag pwersa sa ating rabbit tree. So nagdagdag po tayo ng cage. Ito na po. So at last, tapos na rin, may lilipat na rin po natin yung mga pang-grow out natin. So, yan, oh. So, makikita natin, oh. Very convenient po sila. So, for the meantime, ito po, mga clay pot muna ang ating gagamitin sa kanilang drinker at saka sa pellets. Kasi hindi pa natin na-set up pa ng J-feeder at saka yung water hose.
yung may nipple drinker. Talagang pinagbuhusan ko po yan ng oras at time. O yan mga ka-vlog, ito po yung ating inilipat na mga 3 months old na ano, mga New Zealand White natin, 6 po to. Mga ka-vlog, at kung ikaw ay hindi pa nakasubscribe sa aking YouTube channel, please subscribe para friends na tayo. At paki-hit na rin yung notification bell para pag may bago akong upload na video, ikaw ang kauna-una ang makakapanood ng ating video. Wow! Mga ka-vlog, lilipat na po natin yung mga grow out nating 3 months old dito sa cage na ating sinet up. Mga ka-vlog, oh, may scratch tayo pag paglilipat natin mga grow out ng balls. Ka-vlog na ilipat na natin ang ating mga grow out, tapos yung isa kong i-condition na isang doe natin na 6 months old. So paanuhin natin siya ng Plymouth Giant. So mga Plymouth Giant po malalaki. So yung si isa nating doe ay 6 months old na upgraded New Zealand. So kailangan i-prepare po natin siya kasi malaking breed po yung Plymouth Giant. So susubukan po natin magparami ng FG upgraded na Plymouth Giant. So ayan po. Vlog, nailipat na po natin. So nakita nyo po, ang dami kong scratch bago ko sila nailipat. So naninibago po sila sa kanilang cage. So yan, iniwala na natin po yung lalaki at saka babae. Ito pong tatlong ito, puro po ito back. Puro po lalaki yan. Ito naman po, babae. Saka ito. Ito po yung sinasabi ko sa inyong i-condition natin para palahiyan natin ang Plymouth Giant. So meron na po tayong back na pagpapalahiyan ito. So kinukondisyon po natin. So malaki pong breed po ang Plymouth Giant, kaya gusto ko po siya, adult na siya, matured na matured. So gagawin ko po siyang 8 months bago po siya pa-stud. So nakikita nyo po naman, upgraded siya, New Zealand. So ayan, ito po, upgraded na po to. So meron pong pure Plymouth Giant na akin pong pa-stud dito kay Kim. Ito po si Kim. Ito po, paborito ko po itong aking upgraded na New Zealand kulay brown. So magpo-produce po tayo ng malalaking breed dito sa ating rabbitry. Ayan, may iba po sila. Puro po ito back. At yung tatlong ito. Okay, ito na yung bago mong bahay, ha, para mas maganda ka dito, oh, ganda, oh, mas maluwang, no? Di doon sa katulad siya, medyo masikip kung isa na doon, eh, yung tinitira niya, eh.
ikaw muna para makapag-condition. Ayan mga ka-vlog, nailipat na po natin yung mga grow out natin. So doon po sa hindi pa po nakasubscribe sa aking YouTube channel, please subscribe para prensa po tayo. Tapos hit na rin niyo po yung notification bell para every time po na may upload akong video, kayo po ang unang makakapanood. So ito po muli ang inyong Sir Pabs. Keep safe, be healthy, and be strong. Bye-bye!